Hi guys! Welcome back to my channel, Winnie Ilano here. At ikaw ay nanonood ng Winnie's Tutorial. At for today's video, bibigyan ko kayo ng tatlong tips kung paano mapadali ang pag-a-apply nyo ng eyeliner. Kaya naman, panoorin mo to. Simulan na natin! So, tip number one. Alamin mo muna kung anong klase ng eyeliner ang madaling i-apply para sa'yo. So, meron tayong iba't ibang klase ng eyeliner at ibibigay ko ang tatlong klase na yon ngayon. So, una is yung pen type na eyeliner. So, para lang siyang ball pen. Meron lang siyang tip at syempre yung nasa loob niya, yung ink. Ayan. Next, meron din tayong gel type na eyeliner. So, usually nasa pot siya. So, ito yung ginagamitan natin ng eyeliner brush. Katulad nito. Ayan. Kasi, dudut-dut ka, tapos saka mag-i-apply. So, mamaya ibibigay ko yung pros and cons ng isa't isa. At syempre, meron din tayong liquid eyeliner. So, eto, ginagamit ko to sa... Hindi ko siya ginagamit personally kasi for me, ang pinakamadaling gamitin is yung pen. So, kaya kailangan mong ma-identify kung ano yung komportable kang gamitin para syempre mapadali ang iyong pag-a-eyeliner. Siguro, ginagamit ko yung ganitong eyeliner for more than... Ka-judge nyo kung maasala ko maaganan dito. Sabihin na natin nang nasa college pa ako. Pero usually, ito kasi Revlon. Ginagamit ko siya kasi kailangan ko na siyang gamitin bago siya ma-expire. Pero usually, ang binibili ko na mura, kasi madali siyang maubos. Dahil nga, pen, so standard yung amount na nilalabas niya pag dinodrawing mo siya. Tsaka, may tendency din siyang mas matuyo ng mabilis. Dahil kada bukas, ganyan. Hindi mo naman siya pwedeng lagyan ng oil katulad ng gel or katulad ng pomade, 'di ba? Na pwedeng pag tumigas, pwede mo lagyan ng oil para ma-resuscitate ang iyong product. So ito, mura lang siya, $199, Caroline Graph Ink Liner Waterproof. So hindi siya sponsored, pero dahil convenient siya sa akin at mura siya at maganda naman yung tinta niya and waterproof. Kaya yun yung ginagamit ko most of the time. Ayan. So, $199 lang siya sa Shopee. Not sure sa Watson or sa ibang makeup stores or department store. Ayan. So, yun. Ang first tip. Alamin kung ano ang eyeliner na madaling gamitin para sa'yo. Pangalawa, ayan. So, pag na-identify mo na kung ano ang eyeliner na madaling gamitin para sa'yo, kailangan, pag nag-apply ka ng eyeliner, nasa stable kang pwesto. So, pwede kang nakaupo, pwede kang nakatayo. Kaya, hindi ko sinasuggest na mag-eyeliner ka habang ikaw ay nasa biyahe. Pero kung ikaw ay pro at sanay ka na at wala ka talagang time dahil sobrang busy mo, kung gagawin mo siya habang nasa biyahe, gawin mo siya pag malapit na sa stoplight. Okay? Abangan mo yung stoplight at doon mo siya ilagay para nakahinto ka. At gawin mo siyang dahan-dahan lang and one thing at a time. So, one eye at a time. Rather. Yeah. So, tip number 3. Alamin mo muna kung ano ang eyeliner na idodrawing mo sa mata mo bago ka mag-eyeliner. So, maraming type yan. Merong natural looking lang. Ibig sabihin hindi siya winged. Kumbaga, you'll start from here, up to here. Meron ding foxy eyeliner. Kumbaga, umaabot naman siya dito, hanggang dito. Tapos, winged eyeliner din siya. Winged eyeliner is yung merong ganon. Meron siyang tip. Yun yung usually kong nilalagay sa aking mata. Kasi lalo na ngayon na pandemic and lagi tayong nag-mamask. Wala ka na talagang ibang ipo-focus sa makeup mo, kundi ang iyong magagandang mata. Ayan. So, ilalagay ko ang aking usual na eyeliner look. So, balikan ko kayo. Ayan. So, ito ang aking usual eyeliner look. Winged eyeliner. And then, pag ina-apply ko siya, talagang I go all the way malapit sa
lash line, pero walang maiiwan na mga empty spaces. So, papakita ko naman sa inyo kung paano ko siya ginagawa. Using this eye. Teka lang ah. Try natin i-zoom. Hindi na ata siya mag-zoom. So, ako na lalapit. Ako na lang mag-adjust. Ah, diba? Ayan. So, una, nagdo-drawing muna ako dito ng maliit na wing. Ayan. Para meron akong guide kung hanggang saan ang pasensya. Kung hanggang saan yung wing na gagawin ko. So, ayan. And then, saka ako naman siya i-feel na pa ganyan. Ayan. Diba? And then, I'll also go here sa dulo. And then, dahan-dahan kong i-feel yung dinrowing ko. Then, dito. Kung gusto mo mas natural looking, bawasan mo lang tong part na to. Ayan. So, this is our eyeliner look for today. Sorry about that. That's my first look. Ayan, di ba? Nag-aaway ang aking mga kung ako ay nagpa-vlog. Napaka-supportive nila. Kaya naman, para maging supportive ka din, i-like mo ang aking video at mag-comment ka kung meron kang other suggestions or meron kang in-expect na, meron kang in-expect, meron kang ibang recommendations para sa ating mga viewers at para sa akin na din. Malay mo, di ba? Meron kang bagong trick na ma-share din sa akin. Mag-subscribe pa din sa akin channel kung gusto mo pang makapanood ng mga upcoming makeup tutorials. So, this is our final look. So, if you notice kanina, sobrang mas maliit yung mata ko, di ba? Pero when I applied eyeliner, nag-open up siya. And for this final look, nag-curl din ako ng lashes and nag-apply ng mascara. And speaking of mascara, yan ang ating i-discuss sa aking next tutorial. Kaya naman kung ikaw ay interesadong malaman ng aking mga hacks or tips kung paano mas mapaganda ang application ng mascara sa iyong beautiful lashes, mag-subscribe ka na sa aking channel at open din ako for any recommendations sa ating mga upcoming vlogs. See you next time! Bye-bye!